Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Napuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating dito po sa ating banal na misa o sa pagdiriwang natin ng misa. Ngayong tayo po ay nasa 15th linggo sa karaniwang panahon, Huwebes. At ang panawagan nga po sa atin kung paanong yung paanyaya niya na tayo po ay lumapit sa atin pong Panginoon. Ang Panginoong ito na siya na rin mismong nagpakilala kay Moises na narinig natin sa unang pagbasa. No, sabi po ni Moises, pag tinanong siya sino ang nagsugo sa kanya, ang sabi ng Panginoon, sabihin mong ikaw ay sinugo ni ako nga. Ako'y si ako nga. At sinugo siya para iparating ang mensahe na narinig ng Panginoon ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga paghihirap, yung mga nagpapahirap sa kanila. Kung kaya't ang sabi, palalayain ko kayo mula sa pagkaalipin sa mga Ehipsyo at siya rin mismo ang magtatanggol sa kanila. So ibig sabihin, marami dito sa mga Israelita ang labis na nahihirapan, ang labis na kumbaga sabihin natin pagod na pagod na. At nakita yun ng Panginoon. Dahil hindi naman talaga nalilingid sa mata ng Panginoon ang bawat pinagdaraanan ng bawat isa. So ngayon, sa ating ebanghelyo, ito ang patuloy na paanyaya sa atin ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya at tayo po'y pagpapahingahin Niya. Ulitin ko po, no? Pahinga lang ang kailangan. Hindi pag-atras sa responsibilidad. Hindi yung parang, baka lang, minsan kasi mali yung atin pong pananaw o iniisip na kapag lumapit tayo sa Panginoon, lahat ng alalahanin natin, lahat ng problema natin ay mawawala na biglaan. Kasi may mga problema o mga pagsubok na hindi kinakailangan alisin o hindi dapat mawala dahil ito ang magtuturo sa atin o kaya naman sa mga tao sa paligid mo ng napakahalagang bagay na dapat matutunan. So nandyan ang problema para matuto tayong mag-isip, matuto tayong mag-solve. Nandyan ang mga sakit ng katawan para matuto rin tayo na magtulungan. Nandyan din yan para mapaalalahanan ng iba kung paano mo pangangalagaan ang iyong kalusugan. Kasi talagang ang gusto lang natin, no, marami sa atin, himala, no, agad-agad maaalis yan. May mga pagkakataong binibigay talaga ng Diyos. Pero may mga pagkakataon kasi na hindi kinakailangan gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Eh, tayo rin kasi minsan ang nagpapahirap sa sarili natin. Yung inaalipin natin ang ating mga sarili. Sobrang trabaho, sobrang pag-iisip ng mga bagay-bagay. May mga bagay na hindi mo dapat pinoproblema pero pinoproblema mo.
May mga bagay na kailangan mong itigil munang gawin pero ayaw mong tumigil, dire-diretso ka, kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo nagkakaproblema, nagkukulang ng oras sa bawat isa. Ngayon, parang simple lang ang kailangan, pahinga lang. Kaya lumapit kayo sa akin, pagpapahingahin ko kayo. At habang nagpapahinga, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano papasanin ng mas magaan. So, hindi komplikado, mas magaan. So, baka kailangan lang kasi talaga na alisin mo yung mga luggages, mga baggages na daladala mo sa napakahabang panahon. Napagod ka na. Nakakapagod, bit-bitin yung mga iniisip mo, mga dalahin mo. Bakit di mo na muna bitawan? Bakit di mo muna alisin? Para makahinga ka naman. Ito yung parang naisabihin ng Diyos, no, sa atin. Eh, kailangan mo lang talagang magdesisyon. Pinapalapit ka. Tinatawag ka ng Panginoon. Ikaw pa rin naman kung lalapit ba ako o tuloy ko na ito. Sarili ko na naman lakas. Pero yung assurance, kapag lumapit tayo sa Panginoon, makakasumpong tayo ng kapahingahan. Pahinga lang naman. Tinan nyo nga yung mga katabi ninyo, pagod na ba? Pagod na, no? Pahinga lang naman ang sinasabi sa atin. Kasi hanggat nabubuhay tayo, nandiyan dyan ang mga responsibilidad na hindi natin dapat takasan, hindi natin dapat ayawan. Kasi sa atin yan. Pero makakaya at magiging magaan yan kung tayo po ay namumuhay ayon sa aral ng atin pong Panginoon. Amen?